na po, kasi po yung ating Department of Education ay nagkaroon po ng program na ang ating mga special children ay ma-include sa regular classes. So, these visually impaired children are more capable na mag-attend ng regular classes dahil naririnig nila yung lesson na itinuturo ng regular teacher sa kanila. Kumadrona sa barangay tungkulin. Yung difference lang po ng ating special education, since sila ay special children, sila po ay nabibigyan natin ng mas special na atensyon. Nalalaman natin kung ano ang mas kailangan nila. Paano natin sila matutulungan sa regular classes nila. Laksan mo ang boses, ha? Magkakawal po, magandang tababa. Doon po pumapasok yung mga special teachers na kung ano man yung kakulangan ng mga batang special doon sa regular classes na hindi nagagawa nila na kagaya ng mga regular pupils, yun, doon po tayo doon kami nagpupuno sa kanila. October 4, 1999, na-launch yung Special School for the Blind sa Taal Central School na ako po yung naging volunteer teacher muna. Tinigyan nila ako ng 4,000 parang pamasahit ang pagkain ko. At binigyan nila ako ng scholarship kasi hindi mo pwede maging teacher pag wala kang units ng ano eh. Nag-take ako ng 21 units sa Rizal College of Taal. Ito yung mga definition, ha? Gusto ko basahin yung dalawa. And noong 2009, in-encourage po nila ako na mag-take ng LET. Sabi ko, baka hindi na ako makapasa. Kasi ang tagal-tagal na, obsolete na yung alam ko. Awa naman ng Panginoon Diyos, nakapasa naman po. Yun. Kaya na-item po sa Provincial School Board ng Office of the Governor. With question mark. So pag may itinanong, anong kailangan gawin? Kailangan sagutin. Ito pong pinakabata ay si Kate Martin de la Cruz. It starts with a W. Ang hilig po niya ay umawit. At medyo nakakatuwang bata at medyo may kakulitan madaldal. Ito tayo sa inyong bahay. Ano? Ito naman pong isa ay 13 years old, si Jerome Adelanta. Siya po ay medyo may nakikita pa, nakakalakad pa naman siya mag-isa. Nung unang-unang year kong tinuruan yung mga batang yun, sila po ay unang lima, then naging pito, naging siyam. Alam mo po yung limang una, kahit po 1 to 10, hindi marunong bumilang, yung isa ay 50 years old na. Yung isa naman po 29 years old, hindi po marunong mag-butonis ng damit. Hindi alam kung ano itsura ng balat ng itlog. Ako po na talagang na-touch kasi hindi ko napranasan ng ganon. Ito isa ay napangungusap, ha? Opo. Ano yung sentence? So, pinilit ko pong ituro sa kanila kung paano nila ma-i-imagine yung buhay. At binigyan ko po sila ng encouragement na kalingin lang na wala sa atin. Nandyan yung ating katawan, nandyan ang puso lahat. Gamitin natin yung mga talento. Ilang sen? Tawag may sen ha? Sa butas. Ilang sen? Ang ginawa ko, ako may sariling slate. So yun ay pinakita ko sa kanila. Bibril ko muna, ipakakapa ko po sa kanila isa-isa. May capital ba? Ano ito? Gumagana. Bibril ko mismo, kaya po nung tapos ipapakapa ko sa kanila lahat. Pina-imagine kong pilit sa kanila kung ano yung halimbawa, itsura ng globe. Eh, wala naman po kaming globe. So, misip ko ng para, paano yun magiging globe? Bola. May latitude yun, saka may longitude. Hindi ginagawa, ini-imagine ko sa kanila. Tapos yung relo, hindi po nila alam kung paano hawakan, ano. Di, gumagawa ko ng example. Ako na po mismo nag-improve, gumagawa ng materials para nila ma-imagine. Sulat mo, mahal. Sulat yung pareho. Mahal po. Inay. Love. Ako po, si Kit Martin de la Cruz. Ako po ay walang taong gulang. Ako po ay isang grade 2 students dito sa Taal, Batangas. Okay, pantay-pantay siya. Kaso Jerome, ang iyong mali dito, walang tuwid ka sa buto. Mabait po siya, maganda po siya. Magaling din po siya magturo na ng baila. 7 po yung nagturo sa akin. 6 pa lang ako nung nasa SPED pa lang po ako. Ay, naturuan na din po ako kung paano mag-braille. Para po mas maliwanagan pa tayo, ituturo po ni Ma'am Helen kung ano ba yung mga
disability etiquette, yung mga manners na dapat natin gawin, pakikitungo para sa isang taong may kapansanan. Atin po, i-discuss kung... Ako po ang presidente ng Samahan Aktibong May Kapansanan sa Bayan ng Litagtag. Presidente rin ako ng Women with Disabilities ng buong Batangas. Paano niyo tinatawag ang may kapansanan? Mula pa po, ako'y bata, dama ko po ang kung ano ang buhay ng may kapansanan. At nais ko po na yung may kapwa ko may kapansanan, mabigyan ng encouragement, maturuan po silang matutong mabuhay ng normal, pati po ang kanilang pamilya, matuto rin kung paano ang tamang pakikitungo sa mga may kapansanang kapamilya. Disability etiquette, awareness, pag-encourage, rehabilitate, at livelihood. Marami pa po kung ano pa po yung mga problema nila o kailangan nilang matutunan. Tingnan naman po nila ang may kapansanan, bigyan ng respeto dahil kami ay tao na may dangal na kapareho po nila. Nagkaiba lamang po dahil medyo may kulang ang sangkap ng katawan. Hindi po ang may kapansanan pabigat kung makikipagtulungan ang pamahalaan, ang lipunan, ang pamilya, at pati na rin po ang kapwa ko may kapansanan. Hi po! Good afternoon! Hi po! Kit! How are you today? Okay lang po. May Mami Marianda ba ako? Ha? Meron! Meron? Madami po! Oh, yun, baka maglabas ka nga. Ano? Anong ipakakain mo sa akin? Ano? Ah, ano ba ako? Ano ba ang marka mo kanina? Ay! Mataas po! Ano? Mama, sali, ano ang marka niya? 87.28. Si Jerome ay 86.2. Wow! Ako kasi ang nagturo ng sagot. Ay, hindi, joke lang. Anong pakaramdam na tumataas ang grade mo? Masayang masaya po. Ano to? Picture book. Picture book. Ano kayang line ito, si ma'am? Ano yun? Pagkat niya? Letter niya? C. Letter C. Anong straight or curve? Curve. Yung pamilya nila, na-challenge ako sila kasi gusto ko, kung paano ko tinuturoan yung mga bata sa school, turuan din nila sa bahay. Huwag silang umasa lang sa ako ng mga ano. At kung ano yung sinasabi kong positibong pamumuhay, sana yun din ang ipakita nila sa kanilang mga anak. Bakit importante sa'yo mag-aral ng mabuti? Pagkapag nagkatapos po ang nagpag-aaral, makakapunod po sa pamilya. Salamat po sa pagtuturo po sa akin. At hindi ko po malilimutan yung mga paalala sinasabi niya sa akin. Parangalan niyo para sa akin. Ang makita ko lang po na sila nag-excel sa klase, sumusunod sa mga tinuturo, hindi po yung mapapantayan anumang halaga eh. Hindi po hadlang ang kahirapan at ang kapansanan upang marating natin ang tagumpay. Binigyan tayo ng talino ng Panginoong Diyos, may skills ang bawat isa, mayroong talento o anumang katangian. I-develop natin yan. Malay nyo, yan ang inyong susi upang makamit natin ang tagumpay.